Nasiyahan tayo sa magandang performance ni Kay Soto at kitang-kita naman natin ang nagagawa ni Kay sa loob ng basketball court. Isa na namang malakihang double-double performance ang nagawa ni Kay Soto. Nagpapakita na handang-handa na nga rin siya para sa team ng Gilas sa paparating na second window ng FIBA Asia Cup Qualifiers. Pero bago ang nalalapit na second window ng FIBA Asia Cup Qualifiers ay may mga ilang laro pa nga ang Koshigaya Alpha sa Japan B1 B-League. At ang susunod na makakalaban ng Koshigaya Alpha sa iyang team ng Sendai 89ers hamon ngayon sa Koshigaya Alphas na mapanatili ang kanilang lamang hanggang sa maubos ang fourth quarter dahil nakikita natin at base sa record ay kaya ng Koshigaya Alphas na manalo laban sa team na ito dahil hindi gaanong nalalayo ang level ng magkalabang teams. Parehasan sila ng antas ng laro dito sa Japan B1 B-League. Kay Soto double-double stats ang nagagawa ni Kay sa Japan B1 B-League at nagagawa nilang makalamang sa score. Yun nga lang, hindi nila mapanatili ang kanilang kalamangan at dapat talaga na palaging ipaalala ni Coach Hansay gumamit kaagad ng timeout kapag nakakakuha ng duelo ang kanilang kalaban para humabol sa score. Kulang ng konti ng quality guards ang Koshigaya Alphas na talagang magdedirekta sa opensa ng kanilang team. Malakas ang makakalaban ni Kay Soto na sentro ng Sendai 89ers sa challenge ngayon para kay Kay Soto kung kaya niya bang pigilan gamit ang kanyang depensa at mahigitan ulit sa opensa ang sentro ng kalaban. Magandang laro ni Kay, nakakapag-adjust ito kahit na sino pa ang kanyang kakampi at dahil nga sa kanyang laki ay madalas advantage ito sa loob ng paint. Kaya naman ang resulta ng kanyang laro ay magkakasunod na double-double na stats sa laro. Buhay na buhay pa ang NBA chance ni Kay Soto dahil karamihan ng mga atleta ay mas lumalakas, mas lumalapad ang kanilang katawan kapag nasa mid-20s na sila at itong si Kay Soto naman ay nasa kanyang early 20s pa lamang. Meron pa siyang 3 taon para magpahinog ng gusto bago pumirma sa kahit na ano pa mang NBA contract. Nabigyan na noon pa man itong si Kay ng offer ng mga NBA teams noong nasa pader pa ito ni Joel Bell, ex-17 contract at 2-way contract ang nabanggit ni Joel Bell na klase ng mga kontrata at makikita natin yan na nasabi pa nga ng kanyang dating agent sa pamamagitan ng isang video pero buti na lang at tinanggihan niya ang mga ito dahil alam naman natin na hindi pa ganon kahinog si Kay sa mga oras na yon. Masaya na tayo kung makadalawa o higit pang season si Kay sa NBA sa hinaharap. Maganda ang performance ni Kay ngayon sa loob ng paint at mataas ang kanyang scoring. Ibig sabihin nito kayang-kaya niya ang mga malalakas na big man ng kalaban sa loob ng paint dito sa Japan B1 B-League. Sa depensa nga rin ay may numero si Kay o nasa rankings ito ng Japan B1 B-League top centers at nangangahulugan na maganda ang depensa ni Kay sa loob ng paint. Malalakas na naman ang mga bigs ng Sendai 89ers. International import ang tawag sa kanila dito sa Japan B1 B-League dahil karamihan sa international import ay nakapaglaro na sa NBA, Europe at iba pang malalakas na mga liga sa iba't ibang parte ng mundo. Import rin naman si Kay pero nabibilang sila bilang local player ng Japan B-League yung mga import na mula dito sa Asia. Magkakasubukan ng Koshigaya Alphas at Sendai 89ers at maganda ang chance ng Koshigaya Alphas na manalo sa game na ito dahil na rin sa mas magiging maingat ang Koshigaya sa game na ito at natuto nga rin sila sa kanilang pagkakamali laban sa team ng Akita na kung saan nakalamang ng maganda-ganda ang Koshigaya Alphas sa fourth quarter pero hinayaan lang nila itong mahabol ng Akita at ang Akita pa nga ang nanalo sa kanilang huling laro.